I guess you have no one left, Grace. Ako na lang natitira sa'yo. Nakangisi nitong wika. You're crazy. Jerome nodded. Yeah, I am. I am crazy for you. And this crazy man you're talking about won't ever leave by your side. Makalipas ang 2 taon, abala siya sa pag-aayos ng kanyang panindang nagulo ng mga customer na dumaan. Miss, magkano tong ubi jam? Tanong ng isang babaeng customer. 100 po, nakangiti niyang tugon. Pabili nga ako ng 3. Mabilis naman niyang inilagay sa eco bag ang 3 ubi jam saka inabot sa customer. Nang makaalis na ito ay napalingon siya sa kanyang katabing stall. Mag-iisang taon na pala magmula nang lumipat sila sa Baguio. Kaya, darating ba si Tristan bukas? Umiling siya. Hindi ako sigurado. Wala naman siyang sinabi sa atin. Tristan has been constantly visiting her and Betty for the past years. Minsan pa ay may extra ito sa pagtitinda sa kanyang stall. Tuwing ginagawa yun ng lalaki, isang damakmak ang kanyang kinikitang pera. Dinudumog kasi sila ng mga kababaihan at halos pakyawinan ang paninda niya mapansin lamang ng lalaki. Birthday na ngayon ni Creos. It's Ralphie's birthday too. Kamusta na kaya ito? Kahit na madalas silang mag-usap ni Tristan ay hindi nito kailanman nabanggit ang tungkol kay Ralphie. Hindi rin naman siya nagtatanong dahil pinangungunahan siya ng hiya. Subalit kahit na ganun pa man, hindi pa rin nakatakas sa kanya ang mga balita tungkol dito, lalo na't maya't maya lamang itong laman ng dyaryo at social media. Noong mga nakaraang buwan, nabalitaan niyang divorce na ito at si Grace. Malaya na ulit ang lalaki. Gusto man niyang matuwa subalit hindi niya magawa. Ralphie is rumored to be dating Hera Corpus, ang babaeng nakasabay nila sa restaurant noon. Madalas din silang maispata ng mga paparazzi na magkasama. Mas lalo siyang nawala ng pag-asa sa lalaki, kahit na mukha namang wala naman talaga siyang pag-asa sa una pa lamang. She just wished her happiness, dahil deserve naman iyon ng binata. And about Grace, balita niya ay hindi nito bumalik sa limelight matapos kumalat ang issue ng pangaliwa nito kay Ralphie. At ng araw ngayon ay dumalaw si Tristan sa kanya. Sumapit ang kinagabihan, naglatag ng picnic blanket si Tristan na siyang hinigaan nila at sabay na pinanood ang nagniningning na mga bituin sa kalangitan. Bakit mo nga pala ako dinala dito, Tristan? Seryoso niyang tanong. Through Tristan spending a lot of his time with her and Creos, ito ang unang beses na niyaya siya nitong lumabas para mamasyal na silang dalawa lang talaga. I want to spend my time with you. Kumukurap-kurap siya. Bakit? Humugot ito ng malalim na buntong hininga. Hindi ko alam. I like being with you. You make me happy effortlessly. Maraming babae dyan, Tristan. Bakit sa akin pa? I don't want another woman, Kaya. Ikaw ang gusto ko. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Baka nalilito ka lang dahil lagi mo akong nakikita at nakakasama. Pero umiling si Tristan at hinawakan nito ang kanyang mga kamay. I'm sorry about that. Ayos lang. Ang sabihin iyon ni Tristan ay tila ba nagkaroon sila ng gap na 2. Sumapit ang kinaumagahan. Happy birthday, Big Boss! Pinupog niya ng halik si Creos nang magising sila kinabukasan. Bumungis-ngis naman ito ng tawa saka nagsumiksik sa kanyang dibdib. Good morning! Talagang Big Boss na ang baby ko. Niyakap niya ito ng mahigpit. Gusto mo bang sumama sa tindahan ni Mama ngayon? Magtitinda din po ba kayo ngayon, Mama? Diba sabi mo magsa-celebrate tayo ng birthday mo? Bahagya pa itong napanguso. Nakangiti siyang tumango at kinurot ang pisngi nito. Napagkasunduan kasi namin ni Ninang Betty mo na buksan ang tindahan sa umaga at isara sa tanghali para sa birthday mo. Payag ka po na sama ako sa'yo? Alangan nitong tanong. Mula kasi nang magnegosyo siya ay hindi niya talaga isinasama si Creos dahil nais niyang magpahinga lamang ito, lalo na't hindi pa ito magaling. Oo naman, sandali lang naman tayo doon. Sige po. Sama po ba si Cedes? Sige, isasama din natin siya mamaya kapag mamimili tayo sa mall. Kaalis niya sa bahay, isinama nga niya si Creos sa kanyang stall. Bet, nandyan ba si Creos? Wala kaya, nandyan lang yun kanina. Binundol ng kaba ang kanyang dibdib.
Sinimulan niyang hanapin sa paligid subalit hindi niya makita ang anak. Nagsimula na siyang maiyak. Sana ay hindi na lang niya ito sinama. Marami pa namang masasamang loob ngayon na pakalat-kalat at baka maisipan pang dampunit at damputi ng anak niya at ibenta sa sindikato. Kumalma ka muna kaya, baka nandyan lang yan sa tabi. Alon ni Betty sa kanya. Paano ko kakalma, Betty? Nawawala yung anak ko. Natataranta niyang wika. Naglalakad siya patungo sa park habang inililibot ang tingin sa paligid. Nang pumihit siya paharap ay nakita niya ang nakangiting mukha ng anak. Akmang tatakbo saan na siya patungo sa gawin nito nang hindi niya napigilang maitulos sa kanyang kinatatayuan dahil napagtanto niya kung sino ang may karga kay Creos. Ralphie? Bulong niya sa sarili. Maging si Betty na nakasunod sa kanya ay natulala sa lalaki habang naglalakad patungo sa gawin niya. Hindi siya makagalaw. Ralphie was wearing his usually long black coat. Mama, look! Nahanap ko na si Mr. Nice Guy. But she can't seem to focus on him dahil napako ang mata niya at atensyon kay Ralphie. Nahigit niya ang kanyang hininga nang tumapat sa kanyang harapan ang lalaki. Bahagyang umangat ang sulok ng mapupulang labi nito habang pinagmamasdan siya. Bakit nasa iyo ang anak ko? Tanging na itanong niya. I saw him looking for me. Kaswal nitong sagot. Akin na si Creos at umalis ka na. Pagsusungit niya. Nang hindi ito kumilos ay siya na mismo ang kumuha sa anak mula sa bisig nito. Pero magaling niyang anak ay mas kumapit pa sa lalaki. Hindi man lamang nag-abalang kumustahin sila sa loob ng maraming buwan matapos itong magtapat ng nararamdaman sa kanya. Ipinagtabuyan mo nga, di ba? Sigaw ng isip niya. Ayaw, mama, dito lang ako kay Mr. Nice Guy. Pumulahaw din ang anak ang iyak, dalawa na dalay. Silang na umiiyak ng kanyang anak. Dahil sa labis na inis na kanyang nararamdaman, tinalikuran niya ang dalawa at padabog na nagmarcha pabalik sa kanyang tindahan. Niyaya sila ni Ralphie na mamasyal sa mall kahit na hindi siya pumayag. Wala naman siyang nagawa. Mukha ngang ipinagpalit na siya ni Creos kay Ralphie sa sitwasyon nila ngayon. Bakit ka ba bumalik? Napalingon si Ralphie sa kanyang tagiliran. Nakita niya si Betty na may malamig na ekspresyon habang nakatitig sa kanya. I don't really want to tell you, Betty, but since you love and care Kaya so much, kaya ko sasabihin sa'yo to. I came back to win her heart. Pagkatapos siyang sinugod ng asawa mo para paihiya at palayasin, pagkatapos siyang bayaran ng mama mo na halos ipamukha sa kanya kung gaano siya kahirap at kung gaano kataas ang estado mo, pagkatapos mong paiyakin ang kaibigan ko, babalik ka para paibigan siya? Ang sarap mo ring batukan eh, no? Wait, what did you say? Pinuntahan ni Mami si Kaya? Oo, bakit? Hindi mo ba alam? Bago pumunta si Grace sa cafe, nauna ang nanay mo at inalok siya ng pera para layuan ka lang. Napakurap-kurap siya. He didn't know such things would happen. Alam niyang hindi gusto ng mami niya si Grace noon, but she never stooped down to the point na pinuntahan niya ito at binayaran para lumayo sa kanya. Instead ay siya ang kinakausap ng mama niya kapag hindi ito nagustuhan. That made him so confused kung bakit niya iyon ginawa kay Kaya. Makawala siya ng isang malalim na buntong hininga. I'm sorry about it, Betty. Hindi ko talaga alam na may nangyaring ganun. If I have only known, matagal na akong humingi ng tawad. Huwag kang mag-sorry sa akin. Doon ka kay Kaya kasi siya naman ang nainsulto at nasaktan. Parang ipinamumukha na rin ng nanay mo na mukhang perang kaibigan ko. Kung hindi lang nagkasakit si Creos, hinding-hindi niya tatanggapin ang trabahong inalok mo noon, no? Desenteng babae ang kaibigan ko. I knew that part at alam kong hindi mukhang pera si Kaya. Pero ayaw pa rin kita para sa kaibigan ko. Papaiyakin mo lang siya. Dapat kay Tristan na lang siya. Harap-harapan talaga, ha? You must be so fond of Tristan at botong-boto ka sa kanya. Sarkastiko nitong turan. Malamang, mabait si Tristan kay Kaya at caring pa. Tsaka higit sa lahat, walang sabit. Huwag kang masyadong pakampante. Hindi mo pa kilala ng lubusan ng kaibigan ko. And may I remind you, wala na rin akong sabit, Betty. Kahit na, parang hindi naman namin alam na may girlfriend ka sa Maynila. Ayan. Natameme ka kasi meron nga. Kaya ayaw ko sa'yo. Di talaga ako boto sa'yo para kay Kaya.
sana hindi ka niya sagutin. It doesn't matter if you like me or not. I will still pursue your friend. Hoy, hindi pa tayo tapos. Narinig niyang sigaw ni Betty pero hindi na siya nakinig pa. That night came dahil kapos na sila sa oras, nag-order na lamang ng pagkain si Ralphie para maging handa ng anak niya. Though she remembered that it's also his birthday, hindi niya binati ang lalaki at nagkunwaring hindi niya naalala. Kinantahan nila si Creos. Creos, make a wish and blow your candles na. Sana lagi na si Mr. Nice Guy dito sa amin. Tsaka sana hindi nagalit si Mama. Awkward siyang natawa pati na rin si Betty. Maya-maya pa ay nagsimula ng kumain ang mga bisita. Ralphie patiently fed Creos. Mukhang grabe na ang paglalambing ng anak niya kay Ralphie. Bagay na hindi niya lubos maintindihan. Hindi naman ganito kaklingi ang anak niya kay Tristan kahit na ito ang laging nakakasama ni Creos. Nang lumalim na ang gabi ay doon na tinatulog sa mga bisig ni Creos. Matapos niyang maasikaso ang mga bisita ay pinuntahan niya ang dalawa sa salas. Napabuntong hininga na lamang siya nang makitang parehong tulog na ang mga ito. Nakahiga si Ralphie sa may kaliitan nilang sofa at sa tangkad nga nito ay lumampas na ang mga binti nito sa kabila pang sofa. Si Creos naman ay nakadapa sa dibdib ng lalaki at mukhang himbing na nga. Napakamot siya ng ulo. Paano nga ba niya gigisingin ang mga ito? Partikular na ang lalaki. Salamat nga pala sa lahat. Pwede ka nang umuwi kung gusto mo. Nauutal niyang wika nang magising ito na hindi tumitingin sa mga mata nito. Nang masigurado nitong tulog na nga si Creos ay tumayo na sa kama si Ralphie at naglakad palapit sa kanya. I will go home. Nakahinga siya ng maluwag. Mabuti naman pala kung ganun. Pero sa kabilang banda ay bahagya siyang nadismaya na aalis na ito. But not until you talk to me. We have wasted too much damn time, Kaya. Let's talk. Muli siyang napalunok. Just when Ralphie was about to touch her arm, mabilis siyang nakaiwas. Wala na tayong dapat pang pag-usapan, Ralphie. Tulad ng sabi ko sa'yo isang taon na ang nakalipas, I'm cutting ties with you. But I'm not, Kaya, at hindi ako titigil hanggat hindi tayo nagkakaayos. Matagal ka nang nawala, kaya wala ka nang maaasahan pa sakin. I only did what I promised. Nangako akong lalayo hanggat hindi ko natatapos ang kabanatang iyon ng buhay ko, Kaya. I already explained it to you, diba? Mahimig ng frustration sa boses nito. Matagal nang natapos ang kabanatang iyon ng buhay mo, Ralphie. Bumalik ka ba? Diba hindi? Masaya ka na sa buhay mo doon, diba? Bakit ka pa nandito? Yeah, you are dealing some business. Business na si Hera Corpus, diba? Diba mag-jowa na kayo? What are you talking about, Kaya? Ginagawa mo ba akong tanga? Kalat na sa social media na kayo na. Nagbigay pa nga siya ng clue sa mga interviewers na nagkakamubutihan na kayo, diba? Magsaselos ka ba? Anong selos-selos ka dyan? Nababaliw ka na ba? Bahagya nang tumaas ang boses niya. You look so defensive. Tudyo nito. Hindi nga, diba? Bakit naman ako magsiselos? Tayo ba? Uh-oh, I can do something about that. You sure? Oo. Oo nga, diba? Ang kulit mo. You're such a pretender, Maria Kaya Isabella. You're giving me no choice but to do this then. Hindi na siya nabigyan ng pagkakataong makapagsalita. Dahil natagpuan na lamang niya ang kanyang mga labing sakop na nito. Ang pag-uusap na iyon ay inamin ni Ralphie ang lahat. Alam na matagal nang sinusundan si Nakaya. Matagal niyang pinagmamasdan ang mga ito mula sa malayo. At ang pagkakataong iyon ang naghatid sa kanila sa isang mainit na tagpo na hindi inaasahan ni Kaya. Malamang ay dapat matakot siya dahil sa kanyang nakaraan. Ngunit kakaiba ang nararamdaman niya ngayon. Kakaiba ang sensasyon at init na dala ni Ralphie para sa kanya. Hindi alam ni Ralphie na may alam na si Tristan tungkol sa naging background ni Kaya. Kung sino ang ama ng anak nito. At kung anong kinalaman niya sa kanilang mag-ina. Alam ni Tristan na ang ama ng bata ay si Ralphie. Dahil mula pa noon ay curious na ito kung bakit magkamukha ang dalawa. Si Ralphie ang nanggahasa kay Kaya. She bid goodbye to Kaya at sumakay na sa sasakyan na pinagamit nito sa kanya.
Hinugot niya iyon at nakita ang isang puting sobre. Pilit niyang inaalala kung saan niya nga ba nakuha ang bagay na iyon nang maalala niya ang nakabangga niya kanina. Alam kong tinatago mong sekreto. 8 years ago at Baguio National High School, there was a 16-year-old girl who was molested by an unknown perpetrator, and it's you, Maria Kaya Fallurina. Sobrang lakas ng pintig ng puso niya na mabasa ang mensaheng iyon. Meet me at the address below. Hihintayin kita. Huwag na huwag kang magsasama ng iba. Naalanganin ay sinunod niya pa rin ang sinasabi sa sulat at nagmaneho patungo sa address. Wala namang ibang nakakaalam sa kanyang sekreto bukod sa kanyang pamilya at si Tristan. Pero naniniwala siyang hindi siya ipagkakaluno ng lalaki dahil hindi ito ganoong klaseng tao. Hindi nagtagal ay narating na niya ang isang tagong restaurant. Agad siyang bumaba. Halos walang tao doon sa loob nang makapasok siya. Inilibot niya ang tingin. Nang tumapat siya sa kinaupuan nito ay dahan-dahang ibinaba ng panauhin ang kanyang hood. Bahagya pa siyang napasinghap ng mapagsino ang nakipagkita sa kanya. Hindi niya nalubos inaasahan na ang babaeng naroon ay walang iba kundi ang ex-wife ni Ralphie na si Grace Yat. Anong ginagawa mo dito? Long time no si Kaya. Ikaw bang nagpadala ng sulat? Yup, hindi mo ba inaasahan? You can order anything you want, Kaya. My treat. Alok ng babae nang may matamis na ngiti sa labi. Tinatakot siya nito na kapag nalaman ni Ralphie ang tungkol sa kanyang nakaraan, ay hihiwalayan siya nito. Ang pagkakataong yun ang ginawang pagkakataon din ni Grace upang sabihin kay Ralphie na siya ang may dahilan kung bakit nagdusa ng matagal si Kaya. Ikaw ang dahilan kaya nagdusa ng matagal si Kaya, Ralphie. Ikaw ang sumira ng buhay niya. Ikaw ang lumapastangan sa kanya. Ikaw ang lalaking yun. Ikaw ang gumahasa sa babaeng kinababaliwan mo ngayon. Kinabukasan ay pinuntahan naman siya ng ate niya, si Jewel, at ipinalam sa kanya na si Ralphie ang gumahasa sa kanya. Sinubukan nilang siraan si Ralphie kay Kaya. Sinabi nitong matagal nang alam ni Ralphie ang totoo pero hindi sinabi sa kanya. Sinabi din itong inilihim niya sa lahat, na paniniwalang mabuting tao ito, at ito naman ay uto-uto na naniniwala. Hindi na alam ni Kaya kung anong paniniwalaan niya ng mga pagkakataong yun. Pero dahil mas lamang na nagkadusa-dusa siya sa buong taon na pamamalagi niya sa kanilang pamamahay noon, ay hindi niya mapigilang magalit. At sa tulong nga ng ina ni Ralphie, alam niyang ito lang ang makakapagsabi ng buong katotohanan. Nang mga oras ding iyon ay nagpunta siya sa villa na tinutuluyan ng kanyang ina. Luckily, she was there happily watering her plants. He silently watched her from afar while his heart were clenching as he remembered what she had done. Pilit niyang hinamig ang sarili at naglakad palapit dito. Hindi niya alam kung ano bang nangyayari sa kanyang ina. What's with the tone, Ralphie? Kinunutan siya nito ng noo. I came here to ask you a very important question, Mom, and please give me an honest answer. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. What happened to me in Baguio 8 years ago? Diretsahan niyang tanong. His mother gulped. Why are you suddenly asking me about that incident, Ralphie? Matagal na yun. And besides, I already told you everything, didn't I? Mariin siyang napapikit. He wanted to hear the truth from her own mouth at baka sakaling maibsan ang sama ng loob niya dito. Pero mukhang balak pa rin itong magsinungaling sa kanya. That night, you know I molested someone. A fucking innocent minor student in the school of Baguio, right? Are you still going to tell me different stories like you did before? Bihin niyo na sa akin ng totoo. Dahil sa ngayon, sasabihin ko sa inyong sobrang sama na ng loob ko sa inyo. Nasaksihan niya kung paano namumutla at takasan na ng kulay ang mukha ng kanyang ina. Ano bang pinagsasabi mo, Vincent? You lied to me, didn't you? He said in gritted teeth. Why did you do it? Do what? Naiirita na siya sa pagmamaang maanga nito. You fucking lied that I just went unconscious and nothing happened when the fact that something terrible did. He yelled. Hindi niya alam kung paano niya aalahanin ang 8 taong nakalipas na iyon sa isang insidenteng hindi niya din malaman at matukoy
kung ano ba talaga ang nagawa niyang kasalanan. Napapitlag ang kanyang ina sa sobrang lakas ng kanyang boses, pero wala na siyang pakialam. Masyado siyang galit ng mga oras na iyon para pansinin pa ang reaksyon nito. I rape someone, Mom, because I am out of control. Bakit mo inilihim sa akin ang bagay na yun? His mother flinched again at nagsimula ng umiyak. Galit siyang napasabunod sa kanyang buhok. Damn it, Mom, answer me, bakit hindi mo sinabi? Because I am worried about you. She yelled back. I am your mother, Ralphie. You can expect me to sit back and watch my son will be ruined. So you let someone's life get ruined instead of mine? Hindi makapaniwala niyang tanong. Hindi mo ako masisisi, Ralphie. Nanay mo ko, and it's my nature to protect you. Stop that silly excuses, Mommy. You are not protecting me. You and Dad are protecting your public image, hindi ba? Humagulhol ng iyak ang kanyang ina at hindi na sumagot. Galit niyang pinagsisipa ang upuan na nasa mismong garden ng bahay nito. At pagkatapos ng ginawa mo, you even had the audacity to tell me that Kaya will ruin my life? It's not her who ruined mine. It's us who ruined her. Ang laki-laki ng kasalanan natin sa kanya. You even offered her money to stay away from me. You belittled her. San ka kumuha ng lakas ng loob para gawin sa kanya ang bagay na yun pagkatapos ng nangyari? Galit siyang napasabunod sa sarili niyang buhok habang nakayuko ang kanyang ina at walang tigil sa pag-iyak. Ayos lang sana kung hindi mo rin siya nakilala eh. You know, I can understand, but you fucking knew her from the start. Tapos pilit mo silang inilalayo sa akin nang wala man lang akong kamalay-malay? Hindi ka man lang naawa sa apo mo? Kreyus is sick and dying while I was busy chasing my good-for-nothing ex-wife. They are suffering from poverty, living in the shitty squatter area filled with rats and cockroaches, while Kaya is working her ass off with double jobs just to sustain my son's need. Kung alam ko lang na sana may anak na pala ako sa kanya, I should have spent all of my money and attention to them, instead of the people who betrayed me countless times. You took away my chance to provide for them, and prove to them that I can be a good father, even if I've made mistakes. I'm so sorry, son. I'm sorry. Charlotte tried to reach for him, pero umatras siya. Paano mo nagawa yun sa kanila? Paano mo nagagawang humarap ng mataas ang tingin sa sarili pagkatapos ng ginawa mo? Wala ka na bang konsensya? Ralphie, please try to understand. Kaya's family is not nice, kaya ako nagawa ang bagay na yun. I thought she'll be fine. Hindi ko alam na mangyayari ang ganito. I'm so sorry. Please, intindihin mo naman ako. Sorry? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, sorry lang? We both deserve to go to jail, Mom, para pagbayaran ng kasalanan natin. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Umiling si Charlotte. No, hindi, Ralphie. Huwag mong gagawin yan. Ako na lang ipakulong mo. Wala kang kasalanan, anak. He forcefully removed his mother's hand at lumayo dito. Alam niyang nasaktan ng babae sa kanyang dinawa, but he was hurting too. You made my situation worse than ever. Sa tingin mo, paano ko hihingi ng tawad sa kanya pagkatapos ng lahat? Paano ko haharapin si Kreyos ang magiging anak namin ni Kaya pagkatapos naming malaman ang totoo? Natigilan naman ito. Kaya is pregnant? Yes, she is! Everything is all messed up and you partially contributed to this situation, Mom. Patingala siya at pagod na minasahe ang kanyang batok. His mother was still sobbing. He gave her one last look before walking his way out of her villa. Pagkasakay nito sa kanyang sasakyan ay tumawag naman si Samson. With the help of Isaac's men, they already held Jerome captive in the span of hour. Dumiretso na siya sa building na pinagdalhan ng mga ito sa lalaki. Muli ay itinama ni Ralphie ang lahat ng ginawa ng kanyang ina. Kinausap na din ni Charlotte si Kaya. Alam niyang mahabang proseso ang mangyayari para dito. Pinilit nilang pigilan si Manolo, ang tatay ni Kaya, upang itigil na ipakulong si Ralphie. Inamin ni Charlotte lahat kay Kaya, ang lahat ng pagmamanipula nito sa nangyari noon kay Ralphie. Piniliwanag din ni Tristan at ni Zeus ang nangyari noon kay Ralphie ng gabing iyon.
Ang pagkakataong yun ang nagmulat kay Kaya na paniwalaan at sundin ang tibok ng kanyang puso. Hindi man niya alam ang kalalabasan ng mangyayari ngayon, alam naman niyang masaya na siya ngayon dahil may kapayapaan na ang kanyang isip. Ang munting supling na regalo sa kanila ng Diyos ay ang magiging instrumento upang mapagtagni-tagni ang bawat naputol na piraso ng kanilang pamumuhay. Pero hindi dito nagtatapos ang laban. Kailangan nilang ipakulong ang mga taong may gawa nito kay Ralphie at sa kanya. Kailangan ding managot ni Grace at ni Jerome dahil ang mga ito ang nagpagulo lalo sa kanilang sitwasyon. Muli ay sila yung nagkausap. Hindi man nakuha ni Kaya ang kapatawaran para sa kanyang mga pamilya, nalaman naman niya ang impormasyon tungkol sa kanyang tunay na anak. Hindi alam ni Kaya kung anong ginawa niya sa Diyos upang ibigay ang gantong klase ng kapayapaan ng isip. Pero unti-unti ay nagpapasalamat siya na muli ay mabubuo ang kanyang pamilya na sisimulan. Makalipas ang ilang buwan na pagpuproseso sa nabimbing kaso ni Ralphie dahil sa pangmumulestya nito kay Kaya, napatunayan sa husgado na wala siya sa tamang pag-iisip ng gabing iyon. May nagdroga sa kanya ng gabing iyon na walang iba kundi si Jerome at si Grace. Hindi nila alam kung bakit nila ginawa iyon, pero isa lang ang malinaw. Ito ay para ilugmok at pabagsakin si Ralphie, kahit na bata pa ito noon. Muli ay humingi ng tawad si Ralphie kay Kaya sa nagawa nito, kahit na alam naman niyang hindi niya talaga kasalanan kung wala siya sa tamang pag-iisip at lagay noon. Ang kapatawaran mula kay Kaya ay binigay niya kay Charlotte at kay Ralphie. Pinatawad din niya ang mga taong nagkasala sa kanya, ngunit hindi na niya kinausap pa ang kanyang pamilya. Hinanap nila parehas ni Ralphie ang kanyang magulang at nalaman nila ang buong katotohanan na minulestya din ang yaya nito. Ang kasambahay ng kanilang daddy noon ay isa ring biktima ng kanyang pinagdaanang sitwasyon. Wala nang hihilingin pa si Kaya sa kanyang tinatamasang kasayahan at kapayapaan ngayon. Ang hiling na lamang niya ay ang wala nang muling madamay sa mga kaguluhan na nangyayari sa buhay nila. Pero unti-unti ay itatama nila ni Ralphie ang lahat. Pagkatapos ng ilang buwang preparasyon, ay pinili nilang magpakasal at humarap sa simbahan. Bago manganak si Kaya, ay alam na nilang may bind na silang dalawa. At dito nga tinatapos ni Kaya ang kanyang kwento. Hindi man sa maganda nagsimula ang kanyang storya, ay napili naman nila ang magandang katapusan at magandang ending ng kanilang love story.